ito sana itong pera na to pang gamit sana ko to sa Pasko, pang bigay ko sa mga kapatid ko ba? Hindi naman tayo mangungupo. Sinasabi ko naman sa kanila, kumuha ko dyan ng pera. Look, ka guys, welcome back to another vlog. It's me, Oliver Kagas. Ka guys, for today's video po ay something bad and something new, something ano bang something na yan. So, ngayon po ay open ko po yung laptop. Ayan, tingnan niyo po, open ang laptop ko. Kasi sa lahat po ng mga Andy, kasi gusto namin lumabas muna ni Andy dapat ngayon, but ano, maumulan man siya, so hintayin ko lang na mag-stop yung rain and then pwede na kami maglakad ni Andy. So ngayon, while waiting na matapos yung ulan, mag-stop siya, so may gagawin muna ako ngayon sa aking social media world. Kasi po, sa lahat po ng aking mga followers dito sa Facebook po, ka guys, yes, meron tayong mga followers sa Facebook, meron tayong followers sa YouTube. Kung nanood ng mga vlog ko sa YouTube, nanood din ng, nagsubaybay din sa aking Facebook page ko. Bakit ako gagawa ng bagong Facebook page? Kasi yung Facebook page ko ngayon na meron siyang 49,000 subscribers po, o followers ka guys. Almost, ano na, kunti na lang nga, mga 400 na lang, magiging 50,000 followers na ako sa Facebook. But, then again ka guys, kailangan ko siyang i-stop, kailangan ko i-inactive muna kasi na-restricted ako ni Mita. And I really don't know the reason kasi wala pong reason doon. Sabi ko pa, marami mga vloggers ngayon, marami mga nagpo-post ng mga bastos magsalita lang, mga, alam mo yung offensive na, pero hinayaan lang na Facebook. Ako na very careful ako sa aking Facebook page, yung magsalita ako, hindi naman bastos. Nagjo-joke lang ako, nagpapatawa ako ng mga tao, and but then again, pina-stop ni Mita 1 month ago. So, 1 month ago, kaya hindi masyado ako nagpo-post sa Facebook, nagpo-post na lang ako doon ng mga once in a while na lang. Yung Oliver Kagas ko. Once in a while na lang kasi nga, wala din talaga. Kasi maganda din naman talaga Kagas, diba? While posting videos, nag-earn ka din. Kasi nakakatulong na yun sa akin, nakakatulong na yun as a content creator ba, nakasaya din sa atin. Yun lang yung parang, give and take kasi, diba? Nagbigay ako ng saya. Yung Google Ads, nagbibigay din sa atin, or Facebook ba, nagbibigay din sa atin ng konti. So, meron sana ako ipipay out. Almost, ano na siya ka guys, dapat yung payout ko ngayon is almost 20,000 pesos. Sabi ko, hala, sana makuha ko na to. Kasi first time ko rin po makakuha ng medyo malaking payout sa Facebook. Kasi normally, kapag magpipayout ako sa Facebook, nasa ano lang siya, for 1 month, nasa 6,000 pesos. So ngayon, ito yung parang medyo pinakamalaki sana. Sabi ko, hala, konti na lang. Malapit na matapos ang September. Ngayon, October na tayo ngayon, di ba? Kasi end of the month, kasi nagbibigay yung sa akin ng Facebook. Hala, konti na lang. Pati na agad, nakatanggap ko ng notification na restricted. Hindi ako ability not to earn money from Facebook. Ha? What did I do? Wala man akong ginawang masama. And then, nagpost na ako ng mga videos, yung mga, ano-ano pa. Tapos, bakit ngayon, tagal-tagal ko na sa Facebook, diba? Tagal-tagal ko na sa Facebook, ngayon lang siya nag-restrict kung saan, pa-pay out na sana ako, diba? So, sabi ko pa ba na ito sana itong pera na to pang gamit sana ko to sa Pasko, pang bigay ko sa mga kapatid ko ba para mag-celebrate sila ng konti doon sa Pasko or sa New Year man lang, maibigay ko sa kanila doon. And, sinisave ko ba? Kasi yung mga sahod kasi ng Facebook, sinisave ko siya kasi that's the money na ibigay ko sa kapatid ko. At saka, ayun. Kaya palagi ako nag-gawa ng videos kasi nga, kahit dito naman nakatulong ako sa mga kapatid ko. Ang hirap talaga din kumita ng pera din kasi hindi talaga siya din madali. Sabi ko, 1 month na. So, nag-chat ako sa Mita. Tinawagan pa nila ako. Ang Mita talaga tumawag sa akin nung pag-email ko na ganito-ganyan. Tinawagan ako, binigyan ako ng way on how to retrieve. Kung paano daw ibabalik. Tapos, binigyan na screenshot, mga URL ko ng aking Facebook, ang link ko. And then, wala pa rin. Sabi nila, maghintay ako ng 48 hours. Igada sila ng email. So, naghintay ako na 48 hours. Nasa Egypt ako that time din, kagas. Nag-email din ako doon.
Before Egypt na, na-restrict na yung ano ko, before Egypt pa ako. So, 48 hours, sabi doon, you need to wait na lang, ganito, ganito, kasi dami doon gagawin ang Facebook, and so, ha, Ginoo ko, so, nag-email naman na ulit ako, kasi nga, sabi doon, na mag-email ka lang na mag-email. Email ko lang, email, 1 month na lang, magtutuman sa naman, wala pa rin nangyayari, so, sabi ko, I give up, hayaan ko na yung Facebook page ko na Oliver Cagas na, walang ads, back to zero ako, back from the start ako, I will make a new Facebook page. At saka, alam din ng mga daddy ko, yung kahit silang mga daddy ko, nasa ano, sa bakasyon na, pag magtawag kami, oo, ang kinukumusta din palagi nila, kumusta na yung Facebook mo, okay na ba? Kasi alam kasi nila, doon din talaga din ako, din, alam nila kasi, diba, nagpupos ako ng videos, alam na nag-earn ako doon, at saka, sinesend ko sa Pilipinas, ang pera. Yeah. Sabi pa ni Uwe, Oliver, gawa ka na lang ng bagong account. Kasi kung ganyan kasi, nabasa daw niya sa Google, kapag ang Facebook nag-restricted, mahirap daw or matagal pa bago ibalik sa'yo. So, mga ilang months pa, wala ka na din, wala kang ano. So, sabi niya, magawa ka ng bagong pangalan mo, Oliver Gimmicker. Yung apelido ko ngayon ba? Hala, siya talaga nagsabi na, Gimmicker na daw ang ilagay ko sa aking Facebook. Sabi niya, sabi ko, nagbigay rin ako ng option. What if maggawa ako ng Facebook page and then ang pangalan ay Oliver Cagas, a Gimmicker? Sabi niya, oh, that's good. Kasabi niya, magagamit na daw ang apelido niya. Sabi ko, oh, okay naman talaga. Oo. So ngayon po, kaya tinanong na naman ako kahapon kung gumawa na ba daw ako ng bagong Facebook page. Kasi nga po, tingnan nila, sabi ko, wala pa. So ngayon, that's the right time na gawin natin yan. Okay? So, nag-ano lang ko ng Facebook. Ayan. May yung personal Facebook page ko, tapos gawa ako ng page ko. So, abang-abang na lang. And then, sa mga, ano po, gusto po mag-follow ulit sa aking bagong new Facebook page. Ang pangalan po nito ay Oliver Cagas Gimmicker. Gagawin ko lang po muna ngayon. Stay tuned po kayo. Ka, guys! Yes! Gumawa na po ako. Ang pangalan po ay ito na. Ayan. Ay! Uy! Sorry, sorry. Nakita niyo po ba ka, guys? Ayan, oh. Oliver Cagas Gimmicker. Yan po. Kung hanapin niyo po ako ngayon sa Facebook, kung gusto niyo po ako i-chat, i-reach out, dito niyo po ako hanapin sa Facebook page, Oliver Cagas Gimmicker. Tsaka nagpo-post na po ako dyan ng first photo ko. And, ayan, yung photo namin na profile picture namin na tatlo kami ni Dad Uwe tsaka Igbert. At, of course, yan yung ating cover photo. So, ngayon, mag-post ako dito ng video. And I hope you will like it and share this also ka, guys, ang ating videos dyan para mas mabilis ay maka, ano, mabilis na ma-meet ang criteria for monetization, para monetize agad tayo dyan, para naman makatulong sa atin. Hindi lang mag-post to sa akin, kundi sa aking familia. Pamilya sa Pilipinas ka, guys. Opo. So, ayan, please do like and share. Tsaka kung mag-post ako ng videos dyan, please, panoorin nyo po hanggang dulo para makatulong po yun ng watch hours. Ako, para nagsastart ako ng, ano ba? So, from ano pa lang po, invite ko lahat ng mga friends ko sa 1,000 friends ko sa Facebook ko na Facebook personal page, yung personal account ko. 1,000 yung una ko na invite, 15 followers pa lang po ako. So, sige lang. Let's do it pa rin. So, ayan, thank you po. Meron tayong bagong Facebook page. I'm so happy. Sana po, Lord, na ito yung Facebook ko na mas umabot pa siya ng 100,000 subscribers, 1 million followers. Di ba? Malay natin. Manifesting. Kasi po, ang mag-manifest po ka, guys, is very biblical po siya. Thank you po. Hi ka, guys! Ngayon po, punta tayo sa labas kasi meron tayong itatapon ito, mga karton, mga papel. Kasi po, tomorrow ay blue container. So, kung blue, it means blow out. Kapag blue po, blue color yung container ay, it means yan yung mga karton, mga papel, ayan. So, kailangan ilagay na namin ko to. Lagay ko to sa labas. I-prepare na ba? Kasi yung mga kapitbahay ko, nag-prepare na sila doon. So, ako din nag-prepare kasi kukunin na siya tomorrow. Buti din na siya umuulan. Yan o. Kapitbahay namin, yan mo. Naglagay rin sila ng blue. Ako din, lagay ko din ito. Doon. Kaya may mga karton ako. Mga karton to lahat. Ilagay ko na ito sa blue para ano na siya. Ready na siya ba?
pick up na lang siya tomorrow. At saka tomorrow, kunwari, bukas i-pick up na siya, di ba? Tapos bukas na naman, ng hapon ulit, mag-ano ako, maglagay naman ulit ako ng tawag dito. Wait lang, ilagay ko man itong camera dito. Ilagay ko man itong yellow naman, yung mga plastic na naman, tomorrow. Kasi another day, kukunin na naman siya ng basuriro. Ipaano na natin ito kasi napuno na siya. Ipa-flatten. Ha? Flatten? Paplat siya para ma... Ano siya lahat dito? Na... Ito mga pizza. Pizza pa. Ito malaki. Ano natin ito? Kasi di ba, I think mga karton para i-recycle nila yan kagis, no? Nila-recycle to. Kasi ilagay mo to sa isang shop dito, tapos recycle ng isang shop ng company para gawing karton ulit. So, karton na talaga siya. Siyempre, isama ko kayo. Naiwan ko tuloy kayo. Dito ko lang naman siya ilagay sa ano, labas. Kung saan nilagayan ng ano, yung harap ng ano na yan, na blokatena na yan, ng aming kapitbahay namin yan. Ano siya, tapatan natin siya. Ang pagtatapat ng magkapitbahay. Ano? Kuy, meron pa siya. Hello? Hello? Sasakyan pa kanina. Ayan, kapitbahay namin, oh. Nagalo siya sa akin. Kapitbahay ko, so, yun yan. Nagtapatan na po tayo. Pasok po sa loob. Malamig. Uy, umulan kagabi. Every day is raining day. It's rainy day. It's raining, man. Ganon dito sa Germany ka, guys. Maaraw umulan naman dito. Ay, sabi ko din talaga dito. Hi ka guys, kasi po yung mga daddy ko ay darating na po tomorrow. Wow! Yay! Makita-kita naman ulit kami ng aking mga daddy one, daddy two, dad Uwe, dad Egbert. Bakit daddy one na dito ang sinabi ko, di ba? Malapit tapos lang darating, tomorrow na po talaga, nagbiyahin na po sila sa aeroplano on the way to here. So, kasi po, nagpunta na sa dito. So, what I'm going to do is to clean the house. You heard that right. Ito po ay kay Ate Dina, hindi pa niya kinukuha, hindi niya pa nakuha. Ate Dina, kunin niyo na po ito, sa'yo po ito. Baka ano siya, busy pa siya, kaya hindi niya mapuntahan dito sa bahay saglit, diba? So, we'll put it there. At saka naman, wow, ganun pa dito na. Ito, lagayin ng kandila. Tiyan. Ito po ka guys, alam niyo po ano to? Regalo ko po ito kay Dad Egbert sa kanyang birthday. Nagbigay rin po si Joey nito. So, dalawa kami ni Joey nito. So, hindi ko po muna sasabihin sa inyo kung ano ang laman nito ka guys. Kasi po, isusurprise po natin si Dad Egbert pagdating bukas. Na ba? Diba, birthday niya. So, bigyan natin siya ng regalo. So, hindi rin ko, alam na to ni Dad Uwe kung ano ito. Kasi tinanong ko siya kung anong magandang regalo kay Dad Egbert. Kasi, nasa kanya na lahat, di ba? Nasa kanila na, di ba? So, yes, yung binibigay ko palagi, yung prayer na healthy lang sila, protection, safety protection na. Yung dugo ng Panginoong Jesus, i-cover sila na walang mayaring masama sa kanila. So, ito po ang regalo. So, hindi ko muna ito i-show sa inyo. You gonna, dito lang po ito yan. Ano ko ito, lagayin ko pa ito ng... Ano pa ilagay dito para pagbukas niya? Oh, di ba? Hindi, agad isa'yo na to. Hindi, ganun. Mayroon mga pang, ano ba, pang secret emotion.
That's challenge. So anyway, meron tayo itong apple. Nasira itong apple na ito. Itong isa kaya kailangan siya itapon. Ito po. Ito lang ha. Itapon natin itong later. So ito naman ay box. Mga ano to, mga in order ng mga daddy ko. Dumating dito, hindi ko in-open to kasi kanila man yan. Alam naman ako mag-open na hindi man sa akin yan. So ilagay ko naman siya an. Ito yung pitapan pala mo na ito. Andi, hawag mo na magsasalusong ha. We gonna... Saan ko ba ito ilagay? Dito na ito ilagay. Parang mas ilagay. So, yoho! Bukas pa naman sila darating. So, ngayon, maglilis ako dito muna. And mag-map ako. Tomorrow na ako mag-map. Tomorrow morning after my work. Ano kami ngayon ka, guys? Thank God. Kahit tinglamig na, ano kami, fully book kami sa hotel. Full kami this week. Ano talaga? This week talaga! Kasi ano sila, mga magsistay sa dito ba ng isang kaano de, isang 1 week din sila magstay magas ito. Kaya maganda yun. Kaya pagka Friday, marami, ako ano lang, maraming mga check out. Check out sila lahat. Kasi normally kasi dito, mga tao mag-check in sa Sunday, tapos mag-check out Friday. Kasi nga, diba, Saturday wala ng trabaho. Kaya Friday evening, uwi na sila sa kanang bahay-bahay. Oo. So, dito naman po tayo. Ano kaya ito mo? Ano lang po muna kayo dyan, ha? Ito, itago natin muna. Ano man to? Ah, ito yung ano sa... Kailangan ito itapon dyan. Ito kailangan... Tomorrow na lang. Ano ba ito kaya? Palagi umuulan dito. Ay! Kawala ng gana ang ulan. Ang rain in Germany na kawala ng gana. Napansin niyo po ba? Kahit hindi sa Germany, kahit sa mga magkalapit lugar. May autumn. Autumn na kasi dito. Alam mo naman kapag autumn, lamig at saka init ay naghahalo na. Parang pag-ibig mo, naghahalo-halo na ng mga... Ano ba yun? So ngayon, kahit umuulan ka guys, ilakad ko pa rin sa ate kasi kailangan niya, everyday niya naglalakad. Kailangan niya na... Kanina naglakad na kami ni Andy, kanina pa guys. Kanina umaga. After ko work, eh kanang noon pala. Ilakad ko ulit siya kasi ganun talaga yun. So kagay sana po nakapag-follow na po ako ngayon sa aking bagong Facebook page, Oliver Kagas, a gimmicker po. Follow niyo po ako doon. Sige na ka guys. So, wow, malinis na dito kagay. So, look. Ang sinasabi ko naman talaga sa inyo. Oo. Kaya malinis to para pagdating ng mga daddy ko. Uy, wow, naglinis ang aming anak. Yes. Kasi po, ano kasi, ganito kasi kami dito ka guys na yung mga daddy ko kapag aalis din ako, sila din maglinis dito sa bahay. Kasi gusto nila ba na malinis din pagdating ko, kung paano ko iniwan, dapat malinis din pagdating ko, ganun sila. Kaya ganun ako, kung sila naman aalis, linisan ko rin to. Kahit hindi naman sila gumagawa ng kami, linisan ko pa rin to kayo kasi nga, ay ko naman lumi ko eh. Kami-kami lang naman dito sa bahay, kami-kami rin magtinginan sa dumi. Hindi ganun, besh. Ngayon, nagutom ako at saka wala akong time magluto kasi wala din akong lutuin na. Ubos na. Mag-ano tayo, mag-order ako ng... What I'm going to order ba? Schnitzel. Kuha ko ng pera doon sa hotel. Sabi kasi ni Dad, uwi ba? Oliver, kung gusto mong bumili, kailangan mo ng pera, kuha ka lang sa pera sa hotel ha, alam mo naman yun. Sa lahat ng laka nila, ngayon lang ako nakakuha, first time. Kunin ko lang siya. Hindi mo niyo makagalit. Hindi mo makagalit sa Dad, uwi ba? Ikaw yung mag-isa dito, kailangan ko na kumain. Kailangan ko na kumain, kailangan ko na magkastos. Sabi niya, kapag alam mo na pera, ako ang sa hotel. Hindi naman tayo mangungupit. Sinasabi ko naman sa kanila, kumuha ko dyan ng pera. Kasi nga din po, kasi hindi ko sasabihin, malalaman pa rin nila. It's because, binibilang mo nila ang laman ng pera. Bakit pa? Ano po siya?
sabihin ko, pare. Kaiho na, para ano ba? Para sabihin na, ano tayo, trusty tayo, di ba? Kailangan nun yun ka, guys. So, ano pa ba, linisan ko dito? Ayan, doon mamaya, oh. Linisan ko po muna dyan, later. Ha, mag-resilisay dito. Yung map, mamaya na yan, or tomorrow. Pwede naman yan tomorrow. Ito, ilagay ko lang itong mga gaya ng ice cream. Andun pa kasi, oh, lagay siya doon. Doon kasi yan, dapat ilagay, oh. Doon. Hindi naman ako matangkal. So, dito lang muna yan. Let's find another way. No? Ito naman ay... Ha guys, may kwento ko sa inyo ba yung mga daddy ko, super na-enjoy talaga nila ang bakasyon kasi tinanong ko sila ba na, how's your vacation? Is it really, oh, it was okay ba? Enjoy ba kayo? It was worth it ba? Kahit malayo yung biyahe, almost one day din, yung biyahe nila, yung flight, bakit wala yung vinegar na panglinis ko, wala na sila doon. So, ang sabi nila, kagay, super na-enjoy sila. Sabi, nagpasalamat sila sa akin. Sabi nila, Oliver, maraming salamat kasi kung wala ka, wala silang magbantay sa hotel. Sabi nila, buti nandyan ka. At wala din magbantay kay Andy. At salamat. At hindi kami na-stress daw sa vacation daw nila. Kahit merong medyo nangyaring aberya sa ang flight nila. But at least safe pa rin sila. Sabihin ko yun soon. Tatanungin natin sila kung ano bang nangyari talaga. Alam ko na yun, ba't tanungin natin sila pagdating. So ngayon sabi lang, pasalamat sila kasi andito daw ako na maasahan daw sa hotel ba, na-touch ako ba? Sabi ko, nakatouch yun, dad. na-touch na ba nga? Kahit wala sila daw, may maasahan daw sa business nila. Mm-mm. Kahit nung ano ka guys ba, may sabihin pala ko sa inyo noon na, kapon ba, may ano ako, may check-in ako, tapos na yung company name nila na ano, gusto niya ipa-change kasi, di ba, kapag may mag-check-in dito na company name, kung sino yung company na sila mag-buy, tapos ipa-refund sa company, di ba, ganun yun. So, sabi niya, dito na na company, so binigay ko na, nilagay ko na yung new company kasi yung nakalagay kasi doon pag-check-in, ibang company, ay yung pag-book ba. So, pag ano ko na, hala, isa ipiprint ko na, no, hala. Bakit ang company na lagay pa dito is ganun pa rin eh, change ko na sa booking. So, paano ba yun? Hindi ko pati yun na-try ba? Hello po, ano kaya yun? Hindi ko rin marit sila ugat si Bert. Paano ba ito i-change? So, sabi ko na lang sa kanya, pwede ba bukas na lang? Kasi po, mag-stay naman siya dito ng one week, diba? So, may breakfast din siya, mag-usap-usap din kami. Pwede bukas na lang kasi po, kailangan ko na i-change. Paano ko pa sa, ano, sa employer ko? Ganun pa ako. Ipa-check ko pa. Sabi niya, oh, it's okay, don't worry, sabi niya. So, while nag-ano siya, nagpunta na siya sa room niya, nag-ano na siya, dala na siya ng mga gamit niya. So, ako naman sa computer ako, ng mga alos 20 minutes, ako 20 minutes nag-export sa computer doon sa system. Kung paano ba ito i-change. As that Egbert, kasi siya man dyan, no? Ma-change man niya, pero hindi ko pa natanong ba. Sabi ko, explore ko na, explore, paano ka ito i-change, no? Kasi na-change ko na, tapos pag i-print ko, ang iba pa rin ang tatak ng company, iba ba? Tapos pina-change kasi niya. So, explore ko na explore. Hindi ko. Tapos naka-German yung lahat ng system kasi German yung lahat, hindi English. Na-explore ko. Pa-explore ko. Hala, sabi, ito may nakalagay na change daw. Change to ano. Pag-change ko. Sige, so, yeah, itry ko daw to i-click. Wala naman mawawala. Hindi man itong makuklose. Hindi may maano itong ano.
Kasi kung meron maano man siya, may record pa rin, di ba? So pag-change ko, tapos nilagay ko yung company. Tapos pag ipiprint ko na ulit, sabi ko, wala, na-change ko para talaga. Sabi ko, wow, another ano ba? Parang achievement ko yun na na-change ko yan without asking knowledge siya kay sa mga daddy ko, without asking them kung paano i-change. So sabi ko, wala, small wins ko yun na kailangan ko i-celebrate. Kaya sabi ko sa sarili ko, thank you Lord, nalaman ko paano siya, ano, kailangan ko lang pala talaga i-explore pa at saka matutunan. Oo. Na ano ko, na naamis ako sa sarili ko, kahit small lang yun. Kaya sabi ko, may ganun tayo na kahit small lang na achievement natin, na super tuwa na tayo, enjoy na tayo. Diba, ganun yun po kay ka, guys? Kasi ako, ganun ako. Ka, guys, to end this vlog for today, dilim naman dito. Ay, wala na ba ditong ka-light lightning shining armor? Wala siya yung armor lightning. Gusto niya palang makipag-usap sa inyo. Tingnan mo. Look, ka, guys. Ka, guys! Where are you, ka, guys? Ka, guys! washing machine. Kinuha ko na tong ano dito, naka-grind na yung ano na, ano ba, coffee bean. So nag-email po, ay nag-chat po pala ang aking mga daddy na sa Dunneldorf, Germany na po sila ngayon. Yeah, pupunta na po sila mamaya sa Cologne after nito. Ngayon, sabi nila, kukunin lang nila yung mga bagahe nila. Tapos punta na sila ng Cologne, doon sila, I think, matutulog. Tapos bukas, andito na sila. Yes! Oh, I'm so excited. Sa wakas, dito na yung mga daddy natin. Nasa Germany na sila. So, diba? Nakaka-miss din sila ko. Super na-miss ko. Meron kaming guest sa hotel ba? Isang guest ko dyan. Palaging labas-pasok sa hotel. Sabi ko, ano ba itong... Hindi ko siya mag-gets. Labas-pasok siya. Kaya kapag maglabas-pasok, narinig nyo yung ganyang ni-ning, ganun. It means na naglabas, may pumasok sa hotel. Labas-pasok talaga siya. Hindi ko mag-gets. Kanina pa yan. Parang ginagawa niya, uy, paspasok, meron siyang kukunin sa sakin, meron naman siyang ibabalik, meron siyang kukunin. Ako, naugulan ako talaga sa kanya. Gusto ko na siya paalisin. Ha, charot lang. Joke lang. Yan, maglinis na po tayo dyan, malapit na po siyang matatapos. So, ha, guys, may pinalinis ko tong coffee machine natin. Wala talaga ilaw dyan. So, I am going to end this vlog. Sana enjoy kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, subscribe ka, guys. So, God bless all. Stay zen, stay safe. This has been Oliver Gagas. And then, cheers! Andi, cheers! Cheers sa ka, guys! Snubber.